technique. Mayroon tayong binuksan ng compressor ng pressure. Ngayon, titingnan natin kung maayos pa ito. Parito siya. Itong motor na ito. Binuksan natin ito kasi huminto yung andar. Ngayon, titingnan kung maayos pa ito. Kaya mga kapit na. Bali, buksan natin ito. Yung mga ka-teknik, simulan na natin ang pagbukas nitong compressor ng freezer. Pero bago ang lahat mga ka-teknik, mag-like at mag-subscribe muna kayo sa aking channel at mag-share ng aking video. Ayan mga ka-teknik. Ito simple lang mga ka-teknik kasi ang problema na itong motor na ito, bali itong nabutas ang evaporator nito, ngayon pumasok yung tubig, kaya ang nangyari dito sa compressor na ito, kinalawang yung loob. Bali ang gagawin natin, lilinisan natin siya. Sisimulan natin itong i-disassemble. Ito palang video ito, baka mayroon part 2 kasi medyo matagal pag i-diniritso ko itong video ito. Yan, medyo talagang madumi, makalawang. Grabe ang kalawang ng loob nito. Kasi talagang pinasok ito ng tubig, ng compressor. Pag nabutas kasi yung evaporator nung kwan, nung mga anong freezer. Yan, talaga pag hindi ninyo na malayan, sigurado 100% talagang sisipsipin niya ang tubig sa evaporator. Kaya yan, maglilinis tayo nito dahil bali i-disassemble. Lilinisan itong maayos. Siguro ko, sa tingin ko, ibababad natin ito sa kwan, sa suka na mayroon na baking soda. Tsaka pagkatapos siguro maglalagay tayo ng pang sa kalawang para hindi na bumalik ulit yung kalawang. Yan. Mga ka-teknik, simple lang naman ang pagtatanggal nito ng mga ganitong compressor. Bali, itong mayroon ditong isang tubo, tanggalin nyo lang. Yan, may lalabas nyo na yung pinaka mechanism nito. Yan. Mga ka-teknik, shout out pa lang sa lahat ng mga technician na nanonood ng aking mga video. Shout out sa inyo. Shout out pala dyan sa Lucena, yung mga kaibigan ko dyan. Dahil na sa GC, si Joseph Nagaray, si Ben, yan yung mga maintenance dyan ni Boss Jerry. Yan, yun na itong mga ka-teknik. Tingnan nyo, talagang kumay yung kalawang. Ito pala mga ka-teknik na itong oil pala nito na compressor na ito, yung kapila oil. Hindi ito talaga malilinis ng yung sabon. Talagang panglinis nito, gasolina, pakalinis nyo ng gasolina, medyo ibabad nyo ng konting oras sa suka, lagyan nyo ng baking soda para matanggal yung kalawang. Yung mga ano pala nito, yung mga
busi, kailangan talaga malagyan nyo ng ano, ng tape para hindi mapasok nung ano, nung suka. Kasi pag napasok nyo ng suka, magkanda butas-butas yan ang busing. Mga ka-teknik, ingatan nyo talaga hindi yun malagyan ng suka. Para mag penetrate yung suka, kailangan talaga lagyan ng ano, baking soda para medyo kumulo siya. At pagkatapos naman ng paglinis, pagbabad nyo sa suka, ang gawin nyo na lang naman, balnawan nyo ng tubig nyo ng baking soda para yung kalawang hindi na siya bumalik, hindi na siya kalawangin ulit. Kasi pag hindi nyo na hinugasan ng tubig na mayroon na baking soda, pwedeng pag in-expose nyo nyo sa hangin, babalik din yung kalawang. Kaya dapat talaga mahugasan nyo ang tubig. Saka applyan nyo na rin ng ano, ng konting oil, yung pang anti-corrosion na oil, yan, para ma hindi na talaga siya kapitan ng kalawang hanggang sa maibalik nyo sa pinaka-casing nya. Yan, grabe talaga yung kalawang nya. Simulan natin na tanggalin. I-disassemble. Saka yung ano nito, siguro ko nagka-diferensya nito sa robe. Yung pinaka-flapper bulb niya. Yung intake. Medyo kumatal na yung intake niya sa tingin ko ang sira nito. Kumatal na yung intake niya. Kaya mga ka-teknik, ganito talagang sa panahon ngayon ng pandemic, mahirap din bumili kasi ng bagong compressor eh. Kailangan talagang medyo ayusin itong compressor nito. Yan, para maibalik ulit siya sa acer. Ikabit ulit siya. Yan mga ka-teknik. Shoutout pala sa mga nanonood ng aking mga video at nag-share nito. Shoutout. Yan, pati yung mga ano, yung mga washer. Ang tornilyo pala nito mga ka-teknik, kuwan nyo pala mga alin, bali alin din sa pantanggal ibang mga tornilyo. Saka yung socket rings naman, number na pantanggal. Yan. Mas maganda kung kuwan mayroon impact, mas mabilis yung tanggalin. Wala kasi tayo sa ngayon ng impact yan. Kaya itong mga gamitin natin present. Kung ano doon yung akibin si Alin Renz, nag-ano ka, dali lang medyo dandan lang mga katikin para hindi magpayong, may payong dyan tornilyo. Yan, medyo mahirap din kasi maputulan.
Shout out diyan sa Bukana Vlogger kay Japper Sniper Iwasalak. Kasi grupo kang mga kasword. Sa ibang araw baka makapasyal kami dyan sa may Bukana, makapunta dyan sa Kijapper Sniper, sabay mag-excursion. Ayan, medyo malayo kasi kami dito, nasa Bicol kami, Naga City. Marami rin dito sa amin pasyalan. Yan, mga kateknik. Medyo matigas na tanggalin. Tingnan muna natin yung kwan ito para verbal talagang mayroon diferensya, kumatal yung ano, intik nya. Yes, siguro na kaya nagkalubos confusion. Shout out pala sa Reme Tebi Bicol Boy. Andyan siya sa Maytakulod. Nangingisda siya doon sa may si Roma. Yan. Remy Boy, shout out. Yan, pa-support ng ano niya, YouTube channel. Mga kateknik. Sa nanonood ng aking video diyan sa may Makulod, Sunny at Irina Basinyo, diyan man sa pamilya Corbito sa may Iloilo, shout out. Ito kasi mga kateknik na ano, mga compressor na to. Pag masyadong napa-overheat mo ito, ganito rin nangyari nito. Naka-difference yung clapper valve niya. Kaya dapat medyo pansyahin talaga yung init ng ano, ng pagkakarga ng payong. Dumikit na. Yung mahirap na tanggalin. Ano mga kateknik? Yan, ito. Medyo may ano na. Kunting guhit na. Mga kateknik, pwede naman pala yan, kwan. Balikta rin. Pwede nyo naman balik na rin yung clapper valve na kateknik. Pag sa kabila kasi nyan, halos parehas lang naman. Ipinasok nyo na doon sa cylinder head nya. Yung sukat nya, parehas naman. Although ma-lit yung isa malaki. Pero pagdating doon sa ano, okay naman yan. Kahit balik na rin. Hindi mo.
Magano tayo nito. Maglinis kaagad ng ano, ng gasolina. Kasi pag naka-expose, lalo na pag tumatanggal kayong umulan, dapat malinisan kaagad ng gasolina. Yan, step by step ang pagtanggal. Hintayin na yan, panoorin nyo mga kateknik hanggang sa matapos yung pagtanggal natin. Yung pagbuo nito siguro ko sa susunod na vlog kasi medyo matagal din itong pagtanggal. Medyo pahirap pa naman ang tornilyo nito kasi medyo matigas talaga. Saka kung mapansin nyo, medyo may kunting sabit eh. Pag uminit yung kuwan niya, medyo tumitigas yung mga tornilyo niya. Kaya dapat medyo dandahan kasi iwasan din ninyong maputulan yung tornilyo niya. Mga ka-technic, sigurado ako mag-ano pa nito. Magre-rewind pa ako nung mga coil nito, yung motor. Kasi sa tingin ko, masyadong lumambot na ito yung separator niya. Yung piece mylar, lumambot na. Medyo malutong na siya, kaya magre-rewind tayo ng motor nito. And bali doon ko na siya isasama sa susunod kong vlog, yung pag-rewind ng motor. Sa ngayon, ito muna ang ating gagawin sa pagtanggal ng mga mechanism nito. Kasi pag inubos ko dito sa isang vlog ay video mahaba ang ano, ang video. Kaya pag-tatrain ko na lang ito ang one party yung video ko na i-upload. Yan mga katikin. Bali, pagkatanggal nito, siguro ko lilinisan ko kagad ito para may babad ko kagad sa ano, sa chemical, sa pagtanggal ng kalawang. Kinabukasan yan, lilinisan ng tubig, saka babalnawan ko siya ng tubig, saka nasasabayan applyan ko ng ano, anti-corrosion para hindi na siya kalawanan. Yan, shoutout pa lang sa mga lahat ng nanonood ng ating video. Thank you.
sa mga technician na nag-orgete dito sa aking shop na nandyan na ngayon sa Laguna. Yan, shout out mga ka-teknik. Yun, sana matuto kayo ng iba pang mga trabaho tungkol sa mga electronic at electrical. Yan, shout out sa inyo. Teknik ay kung mapansin nyo wala yung aking cameraman na hindi ko alam kung nasaan siguro ko naglalaro naman ng Mobile Legend kaya sa ngayon wala ko ngayon ng cameraman, wala si Rubs, si Benny kasi labing, kaya wala ko ngayong cameraman, kaya to na yung aking camera naka isang tutukan na lang ng video yan. Kaya katuklik mas maganda yun, mayroon talaga nagbibidyo, kaya lang parang naglalaro yata ng mga Mobile Legend yan. Hanggang sa susunod na video mga kateknik, bali disassemble muna natin ito. Sunod magre-rewind ako, sunod naman bubuhin ko na siya.